125 from Keeway. So basically itong SIP 125 na to ay 1 year na din sa akin, to be honest. And this is the only time na naisipan ko na i-vlog to. So kita nyo naman, pina-car wash ko pa yan para sa inyo mga baby. So ayan, napaka-pintab, diba? Napaka-ganda. So ano nga ba at specs nito? Ano ba ang mga details na dapat nating malaman sa motor na ito kung sakasakaling na-consider nyo na itong motor na to na inyong susunod na motor? So itong SIP 125 na to ay to be exact, ang displacement natin ay 123.6 cc, no? So ang rated output niya ay 6 kilowatt per 75,000 rpm. So ang kanyang tank capacity ay hindi masyadong malaki, no? It's just 4.9 liters. So kung mapapansin nyo dito, it's just air cooled, no? And ang suspension niya ay telescopic fork sa unahan, and of course shock sa likod, isang single shock dito. So itong shock na to, no, mga babies, hindi na yan yung stock, pinalitan ko na yan, no, kasi gusto nating bumaba ng konti itong motor na to dahil gagamitin din siya ng partner natin, no? So kaya pinababaan natin yan. So kung makikita nyo dito, ang kanyang brake, ay meron tayong isang disc brake dyan. Ayan. Ayan yung disc brake nya. Ayan ang disc brake nya. Isa lang. So makikita nyo yun dyan. Ito. So since carburetor to, so medyo malakas pa to sa gasolina, no? So siguro tumatakbo to ng around 27-28 kilometers, no, per liter. So that is based on experience, mga babies. So since 1 year na natin gamit to, kabisado na natin siya kung paano tumakbo at paano kumain ng gasolina. So you may know, telescopic fork ang kanyang telescopic. Hindi siya yung mga uso ngayon na parang upside down fork. So ang kanyang front tire is 70 by 90, samantalang ang kanyang rear tire ay 80 by 90. But pinalitan na natin to kasi yung stock na gulong nito is hindi siya tubeless. So ang ginawa natin dito is pinalitan na rin natin siya ng tubeless. So ang pinalit natin dito is Dunlop na tires. Yan, maganda yan, Dunlop na tires. Tapos medyo inaba natin ng konti yung kanyang tire, no? So ang ginawa natin sa harap niya is 80 by 80, and then ang likod naman niya ay 90 by 80. So Dunlop din siya. Yan, na 90 by 80. Right. So kung mapapansin nyo itong motor na ito, medyo may kaliitan nga siya, no? Parang Mio style. But ayun, ang kanyang seat height ay 755 mm. So ayan. But ang ground clearance niya, kung hindi nyo papalitan yung shocks, again mga babies, kung hindi nyo papalitan yung kanyang shocks, ang kanyang ground clearance ay 137 mm. Okay, so ang buong kabigatan nitong motor na to ay ilan? 95 kilograms. Medyo magaan din siya, no? And masarap siyang dalhin. So tingnan nyo nga tong ilaw niya, oh. Ang ganda ilaw niya sa likod, di ba? Tapos yung handlebar, napakaganda ng handlebar niya, oh. So yan yung stock na handlebar pa. Okay. Pero itong side mirror natin, hindi na yan yung
stock na side mirror. Sa bagong side mirror na itong bili ko ata itong mga 200 lang. So bakit? Kasi example lang na kasi itong motor na ito ay nasira yung kanyang stock na side mirror. And ayan na, kita na nagagasgas pa siya. So ayan, kaya binila natin siya ng bagong side mirror na babagay sa kanya. So alright, so ang tanong, ano ba ang mga good things and bad things na naobserbahan natin sa motor na to, ano? So para sa akin, bilang isang taong ko nang ginagamit ng motor na to, sabi ko na ang una is napakaganda na manak mo ng motor na to. No, napakasarap dalhin, lalo na kung pang malapit ang biyahe lang naman. Pero kapag pang malayuan, so ang masasabi ko na is mapakatigas na ang kanyang upuan. Sobrang tigas ng upuan na to. So malambot siya, sa malambot, no? Pag malapit ang biyahe, maayos naman, maganda sa likod, sa puwetan. Pero hanggang tumatagal, pag nilong ride mo siya, is napakasakit na niya sa foot. So hindi siya masyadong komportable at maliit nga rin din yung upuan niya. So kung mapapansin nyo, medyo kurba na yung upuan na yan. Actually, ano yan, pinababaan ko kasi itong upuan din na to para mas maabot pa siya ng partner natin. So pinabawasan ko lang siya ng konti dito sa harap. So hindi naman siya na ka-apekto masyadong sa upuan. So kahit dito sa likod niya, medyo malambot nga siya, no? Pero pag matagal mo siyang ginagamit, so parang tumitigas na siya, medyo masakit na siya sa pet. So yun ang isa sa hindi ko gusto dito. So pangalawang hindi ko gusto dito is mababaw masyado yung kanyang bakit dito sa gilid. And then yung isa, bukod sa mababaw na siya, masyado pa siyang masikip. So kung titignan nyo, halos di magkasya ang kamay mo. So kung medyo malaki kamay mo at naglagay ka dyan ng maliit na gamit or what, medyo mahihirapan kang kunin. So sumunod na ayaw ko dito is yung kanyang bracket dito, yung handlebar niya. Para yung minis na handlebar kasi medyo mahihirapan ka maghanap ng bracket kung sakasakaling gusto mong lagyan to ng top box. Kasi kung titignan nyo maigi, itong kanyang handlebar is nakadikit dito sa flairings. So ibig sabihin, pagka tinanggal mo tong handlebar na to, kasama yung part nito ng flairings. So diba? So sumunod at siguro masasabi ko na pinaka-importante, no, especially sa mga riders natin dyan, medyo malakas siya sa gasolina kung ako tatanungin mo. So around 28-27 kilometers per liter is sobrang lakas para sa akin, kasi di ba carburetor pa to. So medyo talagang malakas siya sa gasolina, malakas siya kumain. So yung full tank nito, at least from here San Miguel Bulacan up until sa Taguig, pag nakarating ka sa Taguig, may sobra na lang na konti. Yan, kailangan mo na magtagas para makabalik ka. So pinakahuli na hindi ko gusto dito siguro is yung wala siyang charging port. Okay, so sobrang importante niyan, lalo na kung isa kang rider, no? Sobrang importante na kakapag-charge ka habang nagtatrabaho ka. Hindi mo na kailangan ng power bank or kahit na ano, magdala pa nun, no? So mas maganda sana kung may charging port siya dito sa gilid. So ayan, kita nyo dito sa may kanyang susian. So gusto ko yung meron siyang parang ayan, pangharang na yan, para hindi basta-basta mananako yung motor natin. So syempre, kasi nalalak din siya katulad ng ibang motor. So ayan, napakadali naman siya ilak. So walang magiging problema. So kung sakasakaling medyo maarte kayo sa ganung bagay, lock nyo na lang palagi. Tapos mas maganda kung sinasarado natin to. Okay? So sunod naman, magkano ba
ang tanong, magkano ba ang presyo nitong SIP 125 na to? So based kasi sa website, no, so kung titignan mo, ang presyo ng SIP na to ay naglalaro sa 54,800. No, so 54,800 ang presyo ng SIP 125, and nabili ko siya last year. So nabili ko siya ng 56,800 sa kasa. Nabili ko siya ng cash din sa may Wiltec, sa may Poblacion San Miguel. San Juan ata yun. San Juan San Miguel. Sorry. So, ayun. Bali, parang may 2,000 or 2,000 pesos na difference kahit sa website. So, okay lang din naman yun. So, 2,000 lang din naman. Pero, ayun, just making sure na aware tayo sa mga ganong difference. So, sa website, pagtitingin kayo ng presyo, maaaring magbago yan. Pag pumunta na kayo sa kasa, maaaring maging mas mahal. No? So, pero definitely hindi magiging mas mura. Okay, so, yan. Oras naman na para sa ating sound check. So, since ang napalitan ko lang naman dito ay side mirror, ang kanyang jack, nabawasan natin ng konti ang kanyang upuan. Wala na tayong ibang binago dito sa motor na to. So, kaya sound check natin. Tingnan natin kung ano nga ba ang tunog ng tambucho na isang SIP 125. So, start na natin siya. Medyo mataas pa yung minor natin, no? Pero base sa experience ko sa motor na to, after a few minutes, pagkatapos ng mga ilang minuto, mga babies, no, bumababa yung minor niya, no? Dun sa natural na minor niya talaga. So kaya ang ginagawa ko dito, bago ko siya pinapa-andar, minimake sure ko lang na paandarin mo muna siya, painitin mo muna ng konti bago mo ibiyahe. So ayun lang. So ayan, SIP 125. So ayan kayo, yung may mga SIP 125 dyan, anong nagustuhan nyo sa motor na to, no? Ano yung naging bentahin nitong motor na ito sa inyo para kinuha nyo siya? So ayun, so hanggang dito na lang tayo para sa araw na to. Bye mga babies.